Gaano man tayo ka makapangyarihan, ka-impluensya, kayaman, kalakas, hindi tayo superhuman. May hangganan ang ating kakayanan kahit sa ating pananampalataya na spiritual, ganyan. May hangganan. O sige nga, sino ba sa inyo ng mga nanonood sa akin ngayon ang using with faith? I mean, nag-uumapaw na pananampalataya na wala ng puwang pagdududa. Sino ba sa atin ang lahat ay pwedeng explain lamang ng pananampalataya niya? Sino ba sa atin ang kahit kailan hindi nagtanong sa Panginoon, bakit naman ganito? Bakit naman ganun? Lalong-lalo na, pandemya pa rin tayo. Higit na sa isang taon. Meron ba? Lahat tayo, kahit papaano, nagtututa. Ganon si Tomas. Yes, meron siyang pagdududa. Pero mind you, may pananampalataya siya. Prueba? Kahit sinabi niya yung dare niya, hanggat di ko nakikita ang sugat sa kanyang mga kamay, agad hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagliran, di ako maniniwala. Sinisigurado ko sa inyo, habang sinasabi niya yon at pagkatapos niyang sabihin yon, umaalingaw-ngaw sa kanya yung pananampalataya niya na nang minsan nagtanong siya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sigurado ko, kahit nagdududa siya, yun ang naglalaro sa isipan, lalo na sa puso niya. Oo nga, siyang daan, siyang buhay, siyang katotohanan. Ni minsan, hindi ko pa siya na-experience na magsinungaling. Kapag sinabi niya, nagkakatotoo, tinututuo niyang talaga, kaya hindi malayong tama yung sinasabi ng aking mga kasama. Muling nabuhay nga siya. Kahit may pagdududa, ang pinanghawakan niya ay ang pananampalataya niya. Kaya, unti-unting na-overwhelm, nasakop ng kanyang pananampalataya, ang kanyang pagdududa. And not vice versa. Hindi mo mapapanindigan ang pananampalataya mo kung hindi malalim ito. Dahil lamang natatakot tayo, dahil lamang nasasaktan tayo, dahil lamang nahihirapan tayo. Ang ipinahayag sa iyo ng Diyos sa liwanag, huwag mong magdududahan kapag ang dilim na ay laganap. What God revealed you in the light, do not doubt in the dark. In the midst of darkness, choose light. Eh, bigyan mo ako ng itlog. Hawak ko yung itlog. Maliwanag na maliwanag. Kunyari, gabing-gabi, ah, pero maliwanag na maliwanag kasi nagliliwanag ang mga daylight. Eh, biglang nag-blackout. Hawak-hawak ko pa rin yung itlog. Ano ako? Sasabihin ko, itlog yun ha, ng maraming ilaw ha, nung nag-blackout, sasabihin ko, itlog pa kaya yung hawak ko? Eh, tanga pala ako eh. Kung ano'y pinakita sa iyo ng Panginoon sa liwanag, huwag mong pagdududahan kapag ikaw ay nasa gitna ng dilim na laganap. Piliin mo yung alam mo, hindi yung sinasabi ng diablo sa iyo. Sabi ko kanina, okay lang magduda ha? Pero, huwag mong hahayaan ang pagdududa mo ay kainin ng pananampalataya mo. No. Sinasabi ko sa iyo, kahit overwhelming na yung doubt mo, say for example, 99% na yung doubt mo at 1% na lang yung faith mo, kapatid, ilaban mo pa rin. Panghawakan mo pa rin. Kahit butang na yan, ilaban mo pa rin yan. Sapagkat sinisigurado ko sa iyo, mananalo at mananalo pa rin yan. Tama sa sugal. Yung sinasabi nila, kapag sunod-sunod na ang talo mo, lumubay ka na, lumayo ka na, umayaw ka na. Kung hindi, mauubos ka. Pero hindi ganon ang sugal ng pananampalataya habang nabubuhay tayo. Kahit butak na yan, ilaban mo pa rin yan. Kahit kulang na, konti na lang ang puhunan mo, dahil sa sunod-sunod na nangyayaring pangit sa buhay mo, huwag mong bibitaw, sapagkat kapag umayaw ka, doon ka mauubos. Ilaban. Kasi yung kukonting pondo na yan, ang Diyos ang magpopondo pa dyan.
siya naman ang may sabi. Siya ang may sabi. Kahit ang pananampalataya mo ay kasing liit lamang ng butil ng mustasa, sapat na yan upang mapagalaw mo ang kabundukan. Hindi dahil ikaw ay superhuman, kundi dahil sabi nga ni San Pablo, sa iyong kahinaan, ang Diyos ang iyong magiging kalakas. Hindi kanya pababayaan. Basta, wag mo lang siyang bibitawan. Makalalampas ka sa problema. Sinasabi ko sa iyo, pag nakalampas ka, unti-unti, maintindihan mo kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Amen.